napapanood ay aktwal na estilo ng sindikatong aktibo sa pagnanakaw ng mga mamahaling damit sa loob mismo ng isang tanyag na department store sa Metro Manila, maging sa mga probinsya. Higit 6 na buwang sinurveillance ng Bitag Investigative Team ang grupong pinamumunuan ng mag-asawang Obeng at Nora Aday ng Sampaloc, lungsod ng Maynila. Kilabot daw ang mag-asawang ito pagdating sa pagnanakaw ng mga bagong damit mula sa mga department stores. Ito'y tip sa Bitag ng aming impormante na dating kamiyembro ng mag-asawang Nora at Obeng. Sir, pinitira nila basta isip. Pero pa isa-isa lang hindi naman. Kaya pag naamoy sila, tumatransfer sila sa amin. Sir. Diba? Ang kadalasan na sir, Bacoor, Alabang. Sa isang oras, ilang bubuhan na marami sir eh. Kasi pag dumating na sila, alis yung mga backpack nila na ano, pumuputok sa daming nakuha yun eh. Hindi na daw masikmura ng aming aset ipakain sa kanya mga anak ang perang nagmumula sa nakaw. Kung kaya't sa pagbibigay niya ng impormasyon sa Bitag, umaasa siyang matutuldukan ng aktibidades ng sindikatong kanyang tinalikuran. Dagdag pa ng aming aset, lumalaki na ang grupo dahil sa paghihikayat na mag-asawang Obeng at Nora. Yes, sir, kinukuha nila sir yung mga ano eh, yung mga walang trabaho sir. Kanya eh, walang iniwan ng asawa, adik na babae, o yan, home din na lalaki. Walang trabaho, yayain nila sir na sumama sa kanila. A 8 ng Nobyembre, noong nakaraang taon, inumpisahan ng Bitag Investigative Team ang pagmamatsyag sa operasyon ng grupo ni Noret Obeng Aday. Hindi pangkaraniwang shoplifter ang Aday Group, isa itong organisadong sindikato. Kalahati ng presyo ng damit, kunyari pagpalagay ng 200 na lang, 100, pagka 350, 175, pagka pantalon na tago 1,570 ang isa. Pagkaano kinikita nun sa pagdidaipon ng mga ako ng mga produkto? Palagi ko sir, mababa na, Jismi. Mababa na. Ang araw lang dyan. Kaya ang pinakamalaking pera na pupunta talaga ako lang ubi. Dahil sagot nila piyansa, pagkain na pangasahe. Simula sa kuta ng sindikatong grupo sa Gerardo Street, Sampaloc, Maynila, pagmasdan ang kanilang mga kilos at galaw. Sa unang pagkakataon, hindi naging madali sa Bitag masundan ang grupo ni Obeng at Nora, kasindulas ng palos kung kumilos ang mga ito. Ayon pa sa aming aset, may kakaibang diskarte ang sindikato nina Obeng at Nora, kung kaya't mahuli man ang mga ito ay patuloy pa rin sa kanilang hanap buhay na pagnanakaw. Minsan sir, may nakakakita ng sis ladies. Minsan sir, sinisinda. Tapos yung sis lady naman sir, tatawag ng guard. Minsan pagbalik, wala na. O kaya minsan sir, mayroong insidente yung sinampalungan niya sir, sis lady. Pag naaktuhan naman sir ng guard, i-scante din yung guardia, tatakutin, i-demanda. Kasi wala, sasabi ko sa video sir, ganyan. Ngayon, pero positive na sa guardia. Yung guardia naman sir, pagka nasinda, mabibitawan, makakawala. Pinagplanuhan ng Bitag kung paano muling susundan ang sindikato ni Obeng. Hindi kami tumigil mag-isip ng paraan upang mabitag ang estilo ng kanilang pagnanakaw. Biyernes, 29 ng Nobyembre noong nakaraang taon, muling binalikan ng mga undercover ng Bitag ang hideout ng grupo sa Gerardo Street, Sampaloc, Manila. Pasado alas 11 ng umaga, naglabasa na ang grupo ni Naobeng at Nora sa kanilang kuta sa Sampaloc. Sabay-sabay na sumakay ng dalawang tricycle ang mga kamiyembro ni Naobeng at Nora. Sa pagkakataong ito, hindi na nalusutan ng sindikato ni Obeng ang mga undercover ng Bitag, maging ang kanilang sinasakyang pampasaherong jeep kasama na ang aming mga undercover. Ang target ng grupo, SM Fairview. Sa loob ng SM Fairview, nasaksihan ng Bitag kung gaano kabilis at kaeksperto ang sindikato nina Obeng at Nora sa kanilang kawatang hanap buhay. Pagmasdan ang dalawang binatilyong ito na may daladalang walang laman na backpack, sadya ring isinasama na mag-asawang Nora at Obeng ang kanilang anak na babae.
bata pa lang tinuturuan na ng pagnanakaw. Pagmasdan si Obeng, paikot-ikot at nagmamasid sa loob ng department store ng SM Fairview. Habang sinora naman at ang kanyang anak, abalang-abala, isinisilid ang mga nakaw na damit sa kanilang backpack. Ang dalawang binatilyong nakabackpack ay nagsisilbing lookout at nagko-cover kay Nora. Sila rin ang naglalabas ng mga backpack na puno ng mga nakaw ng damit mula sa department store ng SM Fairview. Sa isang oras, maraming beses nakapaglalabas ng mga nakaw na damit ang sindikato. Natuntun din ang bitag ang pondohan ng sindikato kung saan pansamantalang inilalagak ang kanilang mga nakaw na damit sa SM Fairview. Dito sa lugar na to, sa Brookside Street, sa loob ng isang subdivision sa Lagro, sa Fairview. Nagbabantay ngayon ang grupo ng bitag dahil natuntun na namin positibo sa unahan na nakikita ko ngayon. Diyan tinatambak ng grupo itong sila Obeng at sila Nora, yung namumuno sa sindikatong ito. Diyan tinatambak sa unahan, sa gilid, yung mga nakukuha nila mga ipaprodukto sa Shumart. Ados ng Desyembre, muling binalikan ng bitag ang pinagkukutahan ng sindikato sa Sampaloc. Naagaw ang aming atensyon ng dalawang babaeng ito. Nagbebenta ng mga bagong damit na meron pang price tag ng SM. Nang tinanong ng bitag kung saan ang galing ang kanilang mga ibinebentang damit. Saan galing yan? SM? Saan nahango yan? Saan dyan? Gerardo. Sa Gerardo Street, hindi ba dito nakatira ang mag-asawang Obeng at Nora? Ang mapapagpilihan ng mga pumapakyaw, yun ay nilalako ngayon sa mga tao-tao. As 6 ng Desyembre, ipinakita ng bitag kay Colonel Manuel Garland, Hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Organized Crime and Businessmen's Concerns Division o AOCBCD, ang mga footages na mga nakuha ng bitag undercover kaugnay sa estilong pagnanakaw ng sindikato. Adyes ng Disyembre, unang sinubukan i-operate ng bitag at ang mga ahente ng CIDG-NCR ang mag-asawang Obeng at Nora Aday. Nasundan ng bitag ang sindikato sa SM Mega Mall at Manuela sa lungsod ng Mandaluyong. Sadyang madulas at mautak ang grupo ni Obeng. Hindi kami nagtagumpay sa unang operasyon. A 23 ng Desyembre, patuloy na namayagpag ang grupo ni Obeng. Tinira ng grupo ang SM Cubao. Naghati yung grupo pagdating sa Cubao. Yung babaeng si Nora, bumaba kasama yung isang may backpack. Samantala yung isang kasama niya si Obeng, nandun pa rin sa sasakyan sa jeep. Kasama yung CIDG na nakatutok doon sa lalaki. Anyway, nandito kami ngayon and titignan namin kung paano yung plano. I'm sure mag-ooperate yan. It could be Shumart Cubao. So, nakapuslit? No. Pero nandiyan lang. Yung lalaki. Eh, yung babae. So, anong status ngayon sila? Wala rin. Huhulihin sa akto lamang ang tanging paraan ng mga ahente ng CIDG upang magkaroon ng kaso laban sa sindikato. Pero, kung nanaisin, posibleng makwelyuhan ng mga ito kung makikipagtulungan lang ang pamunuan ng Shumart sa kanila. Magpapasko, pasado alas 2 ng umaga, na itimbre rin sa bitag ng aming asset na tutulak ang sindikato ni Obeng sa bagong bukas na SM sa Baguio. Gamit ang nirentahan na MB-100 na may plakang URP-940, 10 hanggang 18 ang bilang ng grupo kasama ang kanilang mga anak na bata pa lang ay sinasanay na sa trabahong pagnanakaw. Buenas pa rin na nakapugat nakapagtago ang sindikato sa bitag palabas ng Maynila. Hindi sila nag-exit sa Balintawak Expressway
Sa halip, Novaliches palabas ng may Kawayan exit. Ayon sa aset, sa pag-iimbestiga parang bitag, maraming beses na nahuli ang ibang miyembro ng Aday Group maging ang mga leader nito na sina Obeng at Nora. Sa Special Operations Group or SOG Manila City Hall na malapit mismo sa SM Manila, ipinakita ng bitag ang mga mukha ng miyembro ni Obeng. Ilan dito ay positibo silang naireklamo na sa kanila. Pero nakakalabas rin agad dahil shoplifting lang ang kaso. Tinungo rin ng bitag ang security office ng SM Manila upang beripikahin ang mga letrato ng mga nahuli nilang shoplifters sa SM Department Stores. Tumanggi ang mga itong magbigay ng pahayag sa bitag. Pero aminado ang mga security officer ng SM Manila na pamilyar ang mga mukhang ipinakita ng bitag sa kanila. Makipag-ugnayan daw ang aming grupo kay Millie Dizon, Vice President for Publicity and Shopping Management Corporation. Kung kaya't agad nagpadala ng liham ang bitag sa pamunuan ng SM upang may parating sa kanilang kalaman ang aktibong sindikato na nagnanakaw sa kanilang establishmento. Basically, anong was met by Schumer doon sa... SM sa pagbibigay ng pahayag sa bitag. Sila na ang ninanakawan, ayaw pang makipagtulungan sa mga alagad ng batas. Sa pagtutok at pag-iimbestiga ng bitag, hindi pa namin tukoy ang nasa itaas ng sindikato ni Obeng kung sino ang financier at ang bumibili ng kanilang mga ninanakaw na mamahaling damit sa mga establishmento ng SM. Mananatilit patuloy na mamamayagpag ang sindikato ni Obeng hanggat hindi sineseryoso ng pamunuan ng SM Department Store ang kamandag ng grupo ni Obeng. Isa lang ang sindikato ni Obeng. Alam ng bitag na marami pa silang katribo sa ganitong gawain ang magnakaw sa mga department store, partikular na sa SM. At sa inyo, Obeng at Nora Aday ng Sampaloc, Manila. Alam na namin ang inyong area of operations ngayong nailantad na ng bitag ang inyong kawatang hanap buhay. Unti-unti nang lumiliit ang mundong inyong ginagalawan. Sige, ituloy niyo pa!